Samantala, 37 pang persons deprived of liberty o PDL ang muling palalayain ng Department of Justice o DOJ matapos sumunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na sumuko sa mga otoridad dahil sa isyu ng Good Conduct Time Allowance o GCTA Law. Ayon kay Justice Undersecretary at Spokesperson Mark Perete, inaprubahan na ng Oversight Committee ang rekomendasyon ng DOJ Bureau of Corrections Joint Task Force para sa muling pagpapalaya ng mga nabanggit na convict. Dahil dito, aabot na sa kabuuang 124 na mga sumukong convict ang muling napalaya ng ahensya. Magugunitang pumalo sa 2,221 ang bilang ng mga convict na sumuko kasunod ng 15 araw na ultimatum ni Pangulong Duterte.